Niyakap ni Zoren ang braso ng mama niya dahil busy pa ito sa pag-aayos ng kitchen ng restaurant nila. Mama, umuwi ka na. Ako nang bahalang mag-ayos dito. Pinapagod mo na naman ang sarili mo. Malambing na saad ni Zoren sabay kuha ng sandok na hawak ni Marilyn. Pagod ka na sa pagluluto, kaya ako nang bahala dito. Mahinang tinulak ni Marilyn ang anak. Pero dahil kita na ni Zoren ang pagod sa mata ng mama niya, ay agad nitong binuhat ang mama niya at nilabas na ito sa kitchen. Pasaway na bata! Nakangiting puna ni Marilyn at mahinang hinampas sa braso ang anak. Pasaway talaga ako kung pasaway ang mama ko. Sabi ko naman sa'yo na huwag mo nang pagguri ng sarili mo. Matanda ka na. Napatigil si Zoren dahil tinitigan siya ng masama ng mama niya. Sinong matanda? Singhal ni Marilyn. Matanda na ako, mama. Kaya kaya ko na magawain na ito. Palusot ni Zoren sabay sarado ng pinto ng kitchen para hindi makapasok si Marilyn sa kusina. Siya na ang nag-ayos ng kusina kasama ang dalawa nilang tauhan. Chef si Zoren sa restaurant nila dahil hilig din nilang mag-ina ang magluto. Kaya tinuloy nila ang gusto nila hanggang sa magtayo sila ng maliit na restaurant. Natapos nilang magligpit ng mga nine na ng gabi. Wala na rin si Marilyn dahil nauna na itong umuwi. Si Zori naman ay naglakad dito papunta sa convenience store para bumili ng isang bote ng alak. Pampaantok bago siya matulog. Sasakay pa si Zori ng minibus para makauwi. Pero habang naglalakad dito at balak na niyang inumin ng alak ay merong biglang bumugo sa balikat niya. Dahilan para matapon ang laman ng bote sa suot nitong damit. Anak ng tukwa! Kapapalit ko lang ng damit. Reklamo ni Zoren sabay tingin sa lalaking nakabunggo sa kanya. Pero nagkasalubong ang dalawa niyang kilay nang patuloy pa rin tumatakbo yung lalaki. Sorry ah! Sarcastic na saad ni Zoren. Gusto niya sanang habulin, kaso sayang lang ang pagod niya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. At balak na nitong inumin ng alak nang hindi na naman yun matuloy kahit na ilang inches na lang ang layo sa labi niya nang merong humawak sa kamay niya. Huwag ka nang tumakas pa, Sir Theron! Saad ng lalaking nakaitim na hinahabol pa ang hininga dahil sa pagod. Theron? Takang tanong ni Zoren. Meron pang dumating na tatlong lalaki na hinahabol din ng hininga pagkalapit sa kanya. Bitawan mo ako! Utos ni Zoren. Pero walang nakinig sa kanya at hinila ito papunta sa van kaya nagpupumigla si Zoren. Kaso, dahil sa madami ang mga lalaki, hindi siya nakatakas. Wala akong pera! Wala kayong mapapala sa akin! Kaya pakawalan niyo na ako! Nagmamakaawang saad ni Zoren. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang kasalanan. Pero wala naman siyang naaalala na kaaway niya. Baka mag-alala ang mama ko sa akin! Sakitin yun kaya hindi ko pwedeng hayaang mag-isa si mama! Paliwanag ni Zoren, pero parang kumakausap siya ng hangin. Meron akong 10,000 sa bangko. Sa inyo na yun. Basta, pakawalan niyo lang ako. Alok ni Zoren. 1,000,000 ang alok sa amin ng papa mo para bantayan ka. Sagot ng lalaking nasa passenger seat. Papa? 1,000,000? Gulat na tanong ni Zoren. Pero natawa ito dahil alam niyang nagkakamali lang ito nang nakuha. Wala akong papa! Natatawang saad ni Zoren, pero ang mga kasama niya ay sobrang seryoso. Anak ng tupa naman, hindi ako yung hinahanap niyo. Pag-uulit pa ni Zoren, pero mukhang walang naniniwala sa kanya hanggang sa dinala siya sa isang malaking bahay na ngayon lang makikita ng mata niya. Pinasok siya sa loob at nakita niya isang babae na mukhang nasa 40 years old. Nandito na pala ang brat na anak ng asawa ko. Saad ni Thelma kay Zoren na puno naman ng pagtataka sa mukha. Sino ka? Takang tanong ni Zoren. Pero imbis na matanong sagot ang makuha niya, isang malakas na sampal ang natanggap nito. Nasa lakas ay parang hihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Binitawan siya ng mga lalaki at taka itong tumingin kay Thelma habang nakahawak sa pisngi nito. Alam mo bang hindi pa ako nasasampal ng mama ko? Piko na saad ni Zoren. Nasaan ba ang mama mo? Hindi ba sumama siya sa ibang lalaki? Nagkasalubong muli ang kilay ni Zoren. Dahil kung makapagsalita si Thelma ay parang kilala niya ang mama niya. Sino ka? You're here, son! Napaayos ng tayo ang lahat nang magsalita ang may-ari ng bahay na si Jerry. Son? Mali po yata kayo ng sinasabi. Hindi ako dito nakatira. At hindi ko kayo kilala. Paliwanag pa ni Zoren. Nilapitan siya ni Jerry at inamoy niya.
You're drunk. Go upstairs and have a rest. Mag-uusap tayo bukas ng umaga about kay Amilex at sa ginawa mo sa kanya. Saad ni Jeric. Hindi ako yung anak mo. Theron, makinig ka sa akin. Umakyat ka na sa kwarto mo at mag-uusap tayo bukas. Seryosong utos ni Jeric. Hindi ako si Theron, sagot ni Zorin. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Dalhin niyo na si Theron sa kwarto niya. Utos ni Thelma. Agad na hinawakan na magkabilang braso ni Zorin at hinila ito paakyat sa kwarto niya. Pinipilit niyang ipaunawa na hindi siya si Theron na sinasabi nila. Pinapasok si Zorin sa kwarto at balak niya sanang pumalag pero sinarado na ang pinto. At natigilan si Zorin dahil sa isang picture na nakita niya sa loob ng kwarto. Nilapitan niya at hinawakan ang picture dahil hindi ito makapaniwala sa nakikita niya. Bakit kamukha ko to? Hindi kaya panaginip lang to lahat? Takang tanong ni Zorin sa sarili. Hindi, sinampal ako kanina ng bruha. At hanggang ngayon, dama ko pa rin yung sakit. Binaba niya ang picture at sinubukang buksan ang pinto ng kwarto. Pero nakalock yun. Uy! Hindi ako si Theron! Sigaw ni Zorin, pero wala. Nagsayang lang siya ng boses kakasigaw. Pinagmasdan niya ang napakalaking kwarto at magagandang gamit sa loob nito. Masyadong simple, pero ang gandang tingnan ng lugar. Malalaman mo kaagad na ang may-ari ng kwartong ito ay anak mayaman. Pero hindi ako anak mayaman, kaya wala ako dapat dito. Saad ni Zorin. Tumunog ang phone niya kaya nagmadali siyang kinuha yun at inaasahan na niya na ang mama niya ang tumawag. Hello mama! Bati ni Zorin. Anong oras na? Galit na tanong ni Marilyn. Ano mama? Ano kasi? Hindi makapagsalita si Zorin dahil ayaw niyang sabihin na mayroong kumuha sa kanya dahil mag-aalala ang mama niya sa kanya. Naaya kasi akong uminom ng kaibigan. High school friend ko. Aalis na siya bukas kaya pinagbigyan ko na. Palusot na lang ni Zorin sa mama niya. Sige, mag-iingat ka. Sa susunod, magpapaalam ka. Sermon sa kanya. Okay, mama. Nakangiting sagot ni Zorin bago patayin ang phone. Napahiga na lang si Zorin sa kama na hindi kanya at pinikit ang mata. Pero alam niyang hindi siya makakatulog sa ganitong lugar. Ilang oras na naghintay si Zorin at kahit na hindi niya alam kung sino ang mga kasama niya, kung mabuti ba o masasamang tao ay inaantok na rin ang binata dahil sa pagod nito. Pero biglang nawala ang lahat ng antok niya. Nang biglang bumukas ang pinto at merong pumasok na lalaki. At tuluyan na ngang tinakbuhan siya ng antok dahil sa lalaking nakita niya. Napatayo na lang sa bigla dahil para silang nakaharap sa salamin na dalawa. Maski ang tunay na nagmamay-ari ng kwarto ay nagulat na makita si Zorin. What are you doing here in my room? Who are you? Tanong ni Theron. Bigla na lang nila akong kinuha habang naglalakad ako papauwi at dinala ako dito. Paliwanag ni Zorin. Akala ni Zorin ay magre-react pa si Theron dahil sa magkamukha silang dalawa. Pero umupo ito sa kama at amoy niya ang alak sa lalaki. Alam kong pinagkamalan lang nila ako. Na ako ikaw. Since nandito ka na, aalis na ako. Paalam ni Zorin. Hindi ka makakalabas dyan. Seryosong saad ni Theron. Anong pangalan mo? Zorin ang pangalan ko. Sagot ni Zorin. Anong trabaho mo? Parang magyayelo na si Zorin dahil sa lamig ng bawat salita na binibitawan ni Theron sa kanya. Chef ako sa restaurant namin. Sagot ni Zorin. I'm Theron Dawson, the only heir of family Dawson and the next president of Dawson Group. Pagpapakilala ni Theron. Inalok ni Zorin ang kamay niya sa lalaking kasama niya dahil malaking tao pala ang kaharap niya. Pero tinitigan lang yun ni Theron at inignore. May pamilya ka ba? Asawa o anak? Tanong pa ni Theron. Hindi alam ni Zorin kung bakit merong bigla ang interview na nagaganap sa kanya. Bukod sa mama ko, wala akong ibang pamilya. Sagot ni Zorin. Good. I am not the president yet. Amilex Lee, the granddaughter of Sherman Lee of Lee Corporation. Tinitigan ni Theron si Zorin. Ikakasal siya sa akin at ayokong mangyari yun. Hindi ko siya gusto kaya gawin mo ang lahat para itigil ang kasal namin. Saad ni Theron. Hindi naman alam ni Zorin ang ire-react niya doon.
at gusto niyang isipin na nagbibiro lang ang lalaking kaharap niya. Pero masyado itong seryoso. Anong ibig mong sabihin? Walang ideya na tanong ni Zorin. Babayaran kita para magpanggap na ako. Diretsong sagot ni Theron sa kanya. Mahinang natawa si Zorin at sabay iling. I-offer mo na lang sa iba at hindi ko matatanggap ang bagay na yan. Sagot ni Zorin. Balak na niyang lumabas ng kwarto pero hinawakan siya ni Theron. 5 milyon para sa 2 buwan na pagpapanggap mo. Offer ni Theron. Tinanggal ni Zorin ang pagkakahawak sa kanya ni Theron at tinitigan ito sa mata. Wala akong gagawin sa 5 milyon, kaya itabi mo na lang yan. At tumabi ka na dahil uuwi na ako. Sagot ni Zorin. Pag dyan ka dumaan, ay ibabalik ka lang dito. Kung gusto mong umalis, sa bintana ka lumabas. Suggestion ni Theron. Gawain mo siguro ito, no? Natatawang sagot ni Zorin. Tinitigan niya ang bintana na parang kamatayan na ang diretso kung tatalon ka. Nabalik ang tingin niya kay Theron. Saksakin mo na lang kaya ako? Tanong ni Zorin kay Theron. Merong kinuha si Theron na tali para yon ang gamitin ni Zorin para makababa. Madali lang naman nakatakas si Zorin dahil sinabi ni Theron ang mga dapat niyang gawin hanggang sa nakauwi siya ng payapa sa kanilang bahay. Kinabukasan habang abala si Zorin sa pagluluto, ay daman niya ang antok dahil sa anong oras na siyang nakauwi sa kanila. Medyo malayo ang bahay nila Theron kaya halos mag-umaga na ring nakauwi si Zorin. Alam mong meron kang trabaho pero nagpa-umaga ka ng uwi, parinig ni Marilyn sa anak. Umayos ng tayo si Zorin at ngumiti kay Marilyn. Mama, mainit dito. Doon na lang kayo sa counter. Saad ni Zorin. Hay naku, bata ka. Pailing-iling na lang na saad ni Marilyn sa anak. Minsan lang naman, Mama. Mahinahon na sagot ni Zorin bago umalis si Marilyn sa kitchen. Tinapos lang nila ang trabaho hanggang sa lumabas ng kusina si Zorin at nakita niya ang best friend niyang si Kristen, nakausap ang mama niya. Wala na ang mga customers at magsasarado na rin sila. Pero dahil dinalaw sila ni Kristen ay doon na rin sila magdi-dinner. Magbayad ka ah! Puna ni Zorin sa kaibigan niya. Nililibre ako ni tita. Banat naman ni Kristen. Kumain na kayo dahil maaga pa ang alis ni Kristen papunta sa Laguna. Napatigil sa pagsubo si Zorin nang marinig yun at napatingin siya kay Kristen na bata pa lang ay magkaibigan na silang dalawa. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Zorin. Pakialam mo, pataray na sagot ni Kristen. Hindi mo ba pinapaalam sa kanya na uuwi ka ng Laguna para alagaan ang papa mo? Nakaramdam ng lungkot si Zorin nang marinig yun. Diba iniwan na kayo ng papa mo? Bakit kailangan mo pa siyang alagaan? Tsaka meron na yung sariling pamilya. Sad ni Zorin. Ano ka ba, Zorin? Malamang kahit nagalit siya sa tatay niya, ay tatay niya pa rin yun. Paliwanag ni Marilyn sa anak. Tumahimik na lamang si Zorin dahil sisermonan lamang siya ng nanay niya. Pagkatapos nilang kumain at nakapagsarado ng restaurant ay pinauna nilang umuwi si Marilyn dahil ihahatid pa ni Zorin ang kaibigan. Mag-ingat ka, Mama! Paalam ni Zorin bago makasakay ng minibus si Marilyn. Mahal na mahal mo talaga yung mama mo, no? Nakangiting tanong ni Kristen. Nagsimulang maglakad ang dalawa para naman pumunta sa bahay nila Kristen. Meron bang anak na hindi mahal ang nanay nila? Dalhin mo sa harapan ko at aalisin ko sa mundo. Biro ni Zorin. Sila lang dalawa kasi ang magkasama kaya wala nang ibang pagbabalingan pa ng pagmamahal si Zorin kung hindi ang mama niya lang. Huwag na nga tayong magseryoso ng usapan. Nalulungkot ako kapag naiisip ko na aalis ka. Saad ni Zorin. Crush mo ako, no? Tanong ni Kristen. Kunwari ay nasusuka pa si Zorin dahil sa narinig niya. Magkakasakit ako sa sinasabi mo. Alam mo naman na kapatid lang ang turing ko sa'yo. Sagot ni Zorin. Nakatanggap ng malakas na hampas sa ulo si Zorin mula sa kaibigan. Anong tingin mo sa akin ay merong gusto sa'yo? Giit ni Kristen. Sinamaan ang tingin ni Zorin ang kaibigan. Sige na, umalis ka na at hindi kita pipigilan. Singhal ni Zorin. Kahit pigilan mo pa ako, hindi rin naman ako magpapapigil. Sagot ni Kristen. Buti, dapat nga ngayon na umalis ka na para wala na ako nakikitang irita dito. Banat ni Zorin. Nagkatinginan ang dalawa. Pero imbis na magkapikunan ay nagtawanan lang ang mga ito. Agad na inakbayan ni Zorin ang kaibigan.
Mag-ingat ka doon, ah. Kung magpapaligaw ka, huwag ka muna magpapabuntis agad. Ayoko pang maging ninong. Biro ni Zorin. Baka mauna ka pang maging tatay, no? Sagot naman ni Kristen. Pagdating nila sa bahay nila Kristen ay napayakap na lang si Zorin kay Kristen. Nalulungkot ako na aalis ka. Pero dahil sa tatay mo naman yun, ay sige. Mabilis lang ang 3 buwan. Sagot ni Zorin. Ang drama mo, te. Kumawala sa pagkakayakap si Zorin at ginulo ang buhok ni Kristen. Dadalawin ko ang pamilya mo dito. Para sa'yo. Nakangiting saad ni Zorin. Thanks. Nakangiting saad ni Kristen. Aalis na ako. Dahil baka hinihintay na rin ako ni Mama. Paalam ni Zorin bago itong maglakad paalis ng lugar. Pero pagka uwi ni Zorin sa bahay, ay nagtaka ito na wala pa rin ang mama niya. Agad na tinawagan ni Zorin ang phone ng mama niya. Anong oras na, Mama? Anak ba ito ni Mrs. Marilyn? Kumunot ang noo ni Zorin ng ibang babae ang sumagot sa tawag niya. Sino to? Nasaan si Mama? Kinakabahan na tanong ni Zorin. I'm Nurse Anne from Kalumpang Hospital. Nabangga po ang minibus na sinasakyan ni Mrs. Marilyn. At isa po siya sa nasaktan. Hindi na pinatapos ni Zorin ang mga sasabihin ng nurse at agad na tumakbo si Zorin para puntahan ang ospital na sinasabi sa kanya. Pagdating niya doon ay maraming nagkakagulo. Mga tunog ng ambulansya at mga pulis sa paligid. Kita rin sa mga mata niya ang mga taong puno ng injury sa katawan, sa labas at loob ng ospital. Mama! Sigaw ni Zorin na parang batang nawawala. Sir, sino pong hinahanap nila? Tanong ng nurse kay Zorin. Marilyn! Marilyn Adler! Mama ko! Ayos lang ba siya? Nag-aalalang tanong ni Zorin. Nasa emergency room po siya. Kalmadong saad ng nurse. Napatakbo naman sa emergency room si Zorin pero hindi siya pwedeng pumasok. Napaupo na lang si Zorin sa floor habang puno ng takot sa puso niya. Please Mama! Hindi pa ako ready! Kayanin mo yan! Umiiyak na saad ni Zorin. Napatayo si Zorin nang bumukas ang pinto ng emergency room, pero lahat ay nagkakagulo. The patient needs an immediate surgery for her stomach. Ihanda ang operating room and call her family. Rinig na saad ng doktor. Mama! Tawag ni Zorin kay Marilyn, pero nagmamadali na itong dinala sa operating room. Anak ka ba niya? Tanong ng doktor. Wala man sa katinuan si Zorin ay agad na tumango. Pinaliwanag kay Zorin ang gagawin nilang operation kay Marilyn dahil sa damage sa stomach at bone fractures dahil sa accident. Gawin niyo lang po ang lahat para lang maligtas ang mama ko. Umiiyak na sagot ni Zorin. Opo, pero malaking halaga po ang kakailanganin ninyo. Wika ng doktor. Tinitigan ni Zorin ang doktor. Wala akong pakialam kung magkano yung babayaran. Basta, iligtas niyo lang yung mama ko. Saad ni Zorin. Nagmadali na ang doktor pumunta sa operating room at naiwan si Zorin mag-isa doon. Naging successful ang operation sa stomach ni Marilyn, pero kailangan pa rin itong operahan sa bone fractures nito sa kaliwang binti. Halos 2 araw nang hindi natutulog si Zorin para lang bantayan ng mama niya. Nang magkaroon ng malay si Marilyn, ay hindi naman mapigilan ni Zorin ang labis na saya. Nakikilala mo ba ako, Mama? Nababahalang tanong ni Zorin. Bakit naman kita makakalimutan? Mahinang tanong ni Marilyn. Nahimasmasan naman si Zorin dahil doon. Ayos ka lang ba? Meron bang masakit sa'yo? Tanong ni Zorin. Ayos lang ako. Hindi ko lang matandaan kung paano ako napunta dito. Sagot ni Marilyn. Huwag mo nang isipin ang lahat. Ako nang bahala. Magpagaling ka lang. Paliwanag ni Zorin. Halos hindi na umaalis sa tabi ni Marilyn ang anak. Pero nung makita ni Zorin ang bill nila sa ospital ay maski ibenta nila ang maliit na restaurant, ay hindi nila kayang bayaran yun. Naglalakad si Zorin sa gilid ng kalsada dahil gusto niya munang mapag-isa at mag-isip kung paano makukuha ang 3 milyon na bill nila sa ospital at hindi pa maayos ang lagay ni Marilyn kaya alam niyang madadagdagan pa yun. Pumasok sa isipan ni Zorin ang 5 milyon sa loob ng 2 buwang pagpapanggap. Paghihiwalayin ko lang naman sila. Hindi naman siguro mahirap yun. Saad ni Zorin sa sarili dahil wala na itong choice. Pumunta ito sa Dawson Building para hanapin si Theron at tanggapin ang offer nito. Wala na siyang oras dahil kailangan na niyang magbayad para maoperahan ang fracture sa mama niya.
para muli itong makalakad. Ilang oras na naghintay si Zorin hanggang sa makita niya si Theron na naglalakad ito palabas. Nakasuot ng cap si Zorin para hindi siya makilala dahil magkamukha silang dalawa ni Theron. Kinuha niya ang mask para isuot din bago nito nilapitan si Theron. Pero bago pa siya makalapit sa kamukha niya ay hinarangan na siya ng bodyguard ni Theron. Theron, payag na ako sa gusto mo. Sigaw ni Zorin dahil wala na siyang pag-asa na makalapit pa dahil sa dami ng bantay. Napatigil si Theron at tinitigan niya si Zorin. Agad na kumaway si Zorin para makilala siya. Balak na tanggalin ni Zorin ang suot niyang mask pero nagmadali si Theron palapit sa kanya para pigilan ito. Sumama ka sa akin. Seryosong aya ni Theron. Bumalik si Theron sa loob ng building kasama si Zorin. Anong kailangan mo? Tanong ni Theron pagpasok nila sa office ni Theron. Director Theron Dawson. Basa ni Zorin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng pera para sa hospital bills ng mama ko. Bayaran mo lang yon at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Diretsong saad ni Zorin. Gusto ko sa loob ng 2 buwan bago ako maging president nitong kumpanyang ito ay wala nang kasal na magaganap sa amin ni Amilex. Kondisyon ni Theron. Itatry kong best ko, sagot ni Zorin. Napasmirk naman si Theron. No. Dapat yun ang mangyari. Dahil kung hindi, magiging utang mo ang ibabayad ko sa hospital bills ng mama mo. With interest. Seryosong saad. Paano kung yung babae ang ayaw makipag-iwalay? Tanong ni Zorin. Problema mo na yun. Ang trabaho mo ay pa-cancel niya ang kasal. At kapag nangyari yun, hindi lang hospital bill payments ang makukuha mo sa akin. Okay na ako na bayaran mo yung hospital bills. Putol ni Zorin. Nagkasundo yung dalawa at nagpirmahan ng kontrata para sa gusto nila. Merong kaming family dinner with the Lees. Kasama doon si Amilex. At gusto ko ay magsimula ka na mamaya. At bukas ng umaga, magpapadala ako ng tao sa ospital para bayaran ang kailangan ng mama mo. Paliwanag ni Theron. Binigyan siya ng damit ni Theron para yun ang isuot niya. Magagawa mo ang lahat. Wala akong limitasyon na ibibigay sa iyo. Gamitin mo lahat ng gusto mo sa lahat ng gamit ko. Basta masunod mo ang gusto ko. Saad pa niya? Sige, sagot ni Zorin. After nilang mag-usap ay lumabas si Zorin sa office ni Theron. Habang naglalakad ito ay agad na sumunod ang mga bodyguards ni Theron sa kanya. Sumakay ito sa itim na kotse at saka siya lang ang nasa likod. Ang iba ay nakasunod gamit din ng ibang kotse. Hindi naman mapakali si Zorin dahil baka makilala siya ng pamilya ni Theron. Pagdating nila sa mansyon ng mga Dawson ay meron na itong mga taong nakaabang sa kanya. Ang maid ay tinuro sa papunta sa dining room kung saan nandoon silang lahat. Theron, you're late again? Saad ni Thelma. Nilapitan siya ng stepmom ni Theron at balak siya nitong hawakan. Pero dahil minsan nang nakatanggap ng sampal si Zorin sa babaeng ito, ay napaiwas ito bigla sabay hawak sa pisngi niya. Tuwing naaalala niya ay nararamdaman pa nito ang sakit noon. Director Theron, bati ng matanda kay Zorin. Hindi kilala ni Zorin yung matanda, pero bigla siya nitong niyaka para batiin. Isa namang ngiti ang binigay niya sa babaeng nakatingin sa kanya, pero agad na umiwas ng tingin. Pinaupo si Zorin sa tabi ng dalaga na tahimik lang sa tabi niya. Habang kumakain ay maingat si Zorin sa bawat galaw niya, at gusto na niyang sakalin sa isip si Theron dahil wala man lang itong sinabi na kahit ano tungkol sa kanyang mga pamilya. Sa kwarto mo matutulog si Amilex. Dahil ikakasal na rin naman kayo, ay dapat masanay na kayong magkatabi. Saad ni Jerry? Okay lang ba sa'yo, iha? Tanong ni Thelma kay Amilex. Opo. Mahinhin na sagot ni Amilex. Napatingin naman si Zorin sa dalaga dahil sa sobrang ganda nito. At kaya niyang titigan ang dalaga hanggang sa matapos ang magdamag. Mas okay kung gagawa na kayo ng bata, biro ni Thelma. Napaubo naman si Zorin sa narinig niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Amilex at inabutan siya ng tubig. Napatingin naman si Zorin dahil nakaramdam ito ng hiya. Pero si Amilex ay biglang umiwas ng tingin sa kanya. Sorry, hindi ko sinasadyang hawakan ka. Saad ni Amilex. Napataas ang dalawang kilay ni Zorin dahil ayos lang naman sa kanya kahit nayakapin pa siya ng dalaga. Pagkatapos ng dinner ay agad silang pinaakyat sa kwarto ni Theron na silang dalawa lang. Pumunta si Zorin sa bathroom para tawagan ang mama niya. Hindi ka ba pupunta dito?
Tanong ni Marilyn. Mama, sorry. Naghahanap kasi ako ng pera. Bukas ay pupunta ako dyan. Sagot ni Zorin. Pagkatapos nilang mag-usap ay lalabas na si Zorin sa kwarto pero dumikit siya sa pinto habang nakahawak sa dibdib nang magulat ito na makita si Amilex. Akala ko'y lumabas ka. Nahihiyang saad ni Amilex. Lumabas si Zorin sa bathroom at si Amilex naman ang pumasok. Pero pansin ni Zorin na umiiwas ang dalaga sa kanya kaya inamoy niya ang sarili niya. Hindi naman ako mabaho ah. Bakit parang ayaw niya ako lapitan? Takang tanong ni Zorin sa sarili. Kung ako si Theron, papakasalan ko na siya dahil sa ganda nito. Bulong ni Zorin sa sarili. Napapikit si Zorin ang maalala na dapat hindi siya maging mabait sa dalaga dahil kailangan niyang ipa-cancel ang kasal. Nakahiga na si Zorin sa kama nang lumabas si Amilex sa bathroom na bagong ligo. Agad siyang umiwas dahil sa suot na nightgown nito. Lumapit si Amilex sa kama at parang lumalapit naman sa kanya ang araw dahil biglang umiinit ang paligid niya. Mabilis na napatayo si Zorin para lumayo kay Amilex. Hindi dahil ayaw niyang katabi ang dalaga. Kung hindi ay baka hindi siya makapagpigil. Dito ka na lang sa kama. Ako na lang dyan. Saad ni Amilex nang humiga sa couch si Zorin. Ikaw na dyan. Andyan ka na rin naman. Seryosong sagot ni Zorin. Pinipilit niyang maging cold sa dalaga kahit nangangati na ang bibig niyang kausapin ito. Gusto nila na merong mangyari sa atin. Gusto ba natin? Putol ni Zorin. Hindi niya maintindihan ang ganitong eksena ng mga mayayaman. Kailangan ng arranged marriage para sa business nila. Hindi. Nahihiyang sagot ni Amilex. Matulog ka na lang. Utos ni Zorin. Kinabukasan ay pumunta sa office ang dalawa. Magkasama sila dahil yun ang utos sa kanila. Wala namang problema yun kay Zorin dahil ang problema niya ngayon ay kung paano gagawin ni Zorin ang trabaho bilang direktor ng company. Naunang maglakad si Zorin dahil nasanay itong mabilis kumilos. Tumigil ang paa ni Zorin sa paglalakad nang meron itong narinig na nadapa. Pagtingin niya sa likuran niya ay kailangan na naman niyang magpanggap na masama ang ugali niya. Hinawakan ni Zorin ang braso ni Amilex na kinagulat ng dalaga. Tinitigan niya ang kunot noon na binata at masama ang titig sa kanya. Lampa ka ba? Maglakad na nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa maayos. Inis na saad ni Zorin. Pagkatayo ni Amilex ay tinalikuran siya ni Zorin at muling naglakad. Pero nahawak naman ni Amilex sa braso niya na hinawakan ni Zorin na inakala niyang si Theron na never siyang hinawakan. Madapaman siya ay hindi siya nito bibigyan ng kahit isa man lang tingin. Nagpapanggap lang si Zorin na busy sa office kahit na nagbabasa lang siya ng story na pinrint niya. Wala ka bang ibang gagawin bukod sa bantayan ako? Naiirita na kasi ako sa'yo. Acting ni Zorin dahil si Amilex ay nakaupo lang sa couch habang nagla-laptop ito. I'm working. Merong pinapatapos na report si Chairman Lee sa akin. Sagot ni Amilex. Smart. Bulong ni Zorin sa sarili bago ito magpatuloy sa binabasa niya. Gabi na at papauwi na silang dalawa galing sa office. Gusto mo mag-dinner sa labas? Alok ni Amilex kahit na alam naman ang dalaga na hindi sa pag-aaksaya ng oras ni Theron. Sige. Tipid na sagot sa kanya ni Zorin. Napangiti naman si Amilex at balak na maghanap ng restaurant. Pero ako maghahanap. Saad naman ni Zorin. Agad na tumango si Amilex. Napatingin sa labas si Amilex nang huminto ang kotse sa park na walang tao dahil sa madilim na. Lumabas doon si Zorin kaya lumabas rin si Amilex kahit na nagtataka ito. Diyan ka lang. Babalik ako. Paalam ni Zorin kay Amilex nang pinaupo ito sa bench. At pagbalik ni Zorin ay meron itong dalang plastic na may lamang nilagang kamote. Alam kasi ni Zorin na maaarte ang mga mayayaman. Kaya kung papakainin niya ito nang hindi nila nakasanayan ay baka ma-turn off na ang dalaga. Yan ang dinner mo. Saad ni Zorin habang siya naman ay merong sariling pagkain. Ano to? Takang tanong ni Amilex. Hulaan mo. Sagot ni Zorin sabay kain ng pagkain niya. Bakit magkaiba tayo ng pagkain? Bakit ito lang yung akin? Takang tanong ni Amilex. Wala lang. Kung ayaw mo, huwag mo na lang kainin. Sagot ni Zorin. Napatingin naman si Amilex sa kamoteng hawak niya. Dahil nagugutom na rin siya ay kinain niya ang kamote. Hindi naman pala masama ang lasa? Nakangiting saad ni Amilex. Biglang napaubo si Zorin dahil para siyang matutunaw sa ngiti ng dalaga.
kumuha ng tubig si Amelex para bigyan si Zorin. Ako na. Masungit na saad ni Zorin sa kanya. Tahimik lang silang dalawa habang kumakain ng dinner ang dalawa. Pero kamote lang ang kay Amelex. Try mo nang may asin, suggestion ni Zorin. Nilagyan niya ng asin ang kamote ni Amelex at nang matikman niyo ni Amelex ay nanlaki ang mga mata nito. I like the combination. A bit salty and sweet, saad ni Amelex. Napaiwas na lang ng tingin si Zorin sa dalaga. Bilisan mo ng kumain, gusto ko na umuwi. Masungit na aya ni Zorin. Agad namang tumayo si Amelex para sundan si Zorin na iniwan na siya. Pag-uwi nila sa bahay, sa loob ng kwarto at nakahiga na si Zorin sa kama habang kinakausap ang bantay ng mama niya. Natigilan ito na makita niya sa peripheral vision niya ang damit na bumagsak sa floor. Pagtingin niya ay si Amelex na walang suot na kahit ano. Oh shit! Agad na umiwas ng tingin si Zorin. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Zorin. Diba ito yung gusto mo? Sabi mo, sex lang ang magiging papel ko sa buhay mo after ng kasal natin. Paliwanag ni Amelex. Agad na kinuha ni Zorin ang kumot at kinover kay Amelex. Huwag ka nga magsabi ng katangahan. Huwag na huwag mo na itong uulitin dahil papaalisin na kita dito sa kwarto ko. Galit na sigaw ni Zorin. Nakita niya ang luha sa gilid ng mata ni Amelex kaya nakaramdam ng guilt ang binata. Pinulot ni Zorin ang damit ni Amelex at binigay yun sa dalaga. Gagawin ko lang yan sa taong gusto ko. Seryosong saad ni Zorin bago ito tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Mariin naman siyang napapikit. Bakit niya pinakita lahat? Baliw na ba siya? Saad ni Zorin. Nagpalipas lang ng oras si Zorin at pumasok na ito sa kwarto. Nakita niya si Amelex na nakahiga sa couch. Nilapitan niya ang dalaga at tinitigan ito. Huwag mong ipilit kung hindi mo gusto. Saad ni Zorin kay Amelex dahil damanan niya na nasasaktan lang ito kasama si Theron. Binuhat niya si Amelex at hiniga sa kama. Nilagyan niya ng kumot para siya ay humiga na sa couch. Matapos ang ilang araw habang nasa office si Zorin, ay iniisip na niya kung papaano papalayuin si Amelex sa kanya. 2 buwan lang ang binigay sa kanya, kaya dapat hindi na siya magsayang ng oras. Tinawagan ng binata si Amelex dahil nagtatrabaho rin ito sa company ng lolo niya. Mabilis na kinuha ni Amelex ang phone niya na makita ang pangalan ni Theron sa screen ng phone. Pinakita niya kay Sherman Lee ang phone niya para magpaalam dahil nasa loob sila ng conference room at nagbi-meeting. Answer his call. Pagpayag sa kanya ng lolo niya. Agad na tumayo si Amelex at hindi maitago ang ngiti na nararamdaman niya. Paglabas ni Amelex ay agad niyang sinagot. Hello Theron? Director Theron. Kinakabahan na sagot ni Amelex dahil baka pagalitan na naman siya nito. Nasaan ka? Kalmadong tanong ni Zorin. Nasa office, sagot ni Amelex. Why? Susunduin kita mamaya. Napanood ko sa balita na uulan kaya delikado kung magmamaneho ka mag-isa. Sagot ni Zorin. Napahawak naman sa dibdib si Amelex dahil first time niyang kabahan kay Theron na hindi takot ang laman nun. Hindi ka ba busy? Takang tanong ni Amelex. Ngayon? Nagbabasa lang ako. I'm busy. Marami akong contract na binabasa. Sagot ni Zorin. Hihintayin kita mamaya. Mahinhin na sabi ni Amelex. Huwag kang aalis hanggang wala ako. Paalala ni Zorin. Natapos ang trabaho ni Amelex at nagpaganda muna ito bago lumabas. Ang totoo, kahit iwanan niya si Theron, ay maraming lalaki ang nakapila sa ganda niya. Pero dahil sa business ang lahat ay si Theron ang kailangan niyang pakasalan. Naghintay sa labas si Amelex hanggang sa bumuhos ang ulan. Nakaupo lang ang dalaga at sinunod ang utos sa kanya. Ilang metro ang layo, si Zorin ay nakasakay sa kotse habang pinapadood si Amelex na naghihintay sa malakas na ulan. Kita nito na nababasa na ang sapatos ng dalaga. Kung dahil lang sa negosyo, kaya kayo magpapakasal, ay mabuti na rin na maghiwalay kayo. Pero hindi kaya na in love si Theron kahit saglit kay Amelex? Kausap niya ang sarili. Balak nang umalis ni Zorin dahil wala naman siyang balak na lapitan si Amelex. Gusto niya lang maging masama sa dalaga para magalit ito at tumayaw na siya na makita si Theron. Para sa mama ko, hahayaan kitang maghintay magdamag dyan. Saad ni Zorin. Umalis na si Zorin sa lugar at iniwan si Amelex na naghihintay sa kanya.
Ang minutong paghihintay ay naging 3 oras na itong naghihintay. Napatingin na lang sa baba si Amelix dahil inakala niya na nagbago na si Theron. Pero mali siya. Tumayo na si Amelix at nagsimulang maglakad para bumalik sa parking lot at kunin ang kotse niya. Basang-basa na ito. Pero hinayaan na lang niya dahil gusto na niyang umiyak dahil sa nangyari. Iiyak na sana siya sa gitna ng malakas na ulan kung saan ay nararamdaman mo talaga na mag-isa ka lang. Pero napatingin si Amelix sa taas nang biglang mayroong tumaklob sa ulo niya. Pagtingin ito sa gilid. Theron? Gulat na tawag ni Amelix. Hinawakan ni Zorin ang kamay ng dalaga at hinila ito para sumakay sila sa kotse. Dumating ka? Takang saad ni Amelix nang makasakay sila sa kotse. Madami lang akong trabaho kanina. Sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis at susunduin kita. Inis na saad ni Zorin. Akala ko kasi hindi ka dadating. Sagot ng dalaga na nanginginig pa ang labi sa lamig. Kinuha ni Zorin ang ekstra na damit niya at binigay kay Amelix. Magpalit ka. Baka ako pang sisihin ni Sherman Lee pag nagkasakit ka. Saad ni Zorin. Hindi na niya natiis ang dalaga na magpabasa sa ulan at napahinga na lang ito ng malalim. Dito ako sa loob magbibihes? Takang tanong ni Amelix. Pinakita mo na sa akin yung katawan mo, kaya huwag ka nang mahiya. Hindi ko kukunin yung kayamanan mo. Banat ni Zorin sa dalaga. Hinatid ni Zorin si Amelix sa kondo nito. Mauuna na ako. Paalam ni Zorin matapos niyang ihatid ang dalaga. Napatingin ang binata ng mabilis na hinawakan ni Amelix ang kamay niya. Pumasok ka muna. Magkape muna tayo sa loob. Nahihiyang aya ni Amelix. Nagtama ang mata ng dalawa. Si Zorin ay hindi niya maalis na parabang mayroong magnet ang mata nilang dalawa. Malakas ang ulan. Sabi mo delikado mag-drive. Saan pa? Tumango naman si Zorin at pumasok sa loob para pagbigyan ng dalaga. Dahil hindi niya talaga kaya yung ginawa niya kanina kay Amelix na halos 3 oras niyang pinaghintay. Binigyan siya ng tini Amelix at halata ang pag-iwas ng tingin ng dalaga kay Zorin. Umalis saglit ang dalaga at pagbalik nito ay meron itong dalang damit pang lalaki. Baka magkasakit ka. Ako bang sisihin ni President Zerik? Saad ni Amelix. Natawa naman si Zorin pero may halong taka ito. Bakit meron kang damit pang lalaki dito? Takang tanong ni Zorin. Remember, dito ka pinapatulog dahil sa malakas ang ulan, pero hindi ka tumuloy dahil ayaw mo ako makita. Alam kong wala kang damit, kaya bumili ako para may pangpalit ka. Pag-amin ni Amelix, walang alam si Zorin tungkol dito, pero daman niya ang concern ng dalaga. Para hindi masayang ang effort ni Amelix ay agad na nagpalit si Zorin ng damit. Dito ka na mag-dinner, saglit lang ako magluluto. Alok ni Amelix sabay takbo sa kusina. Naghintay ng halos 1 oras ang binata, pero ang binigay sa kanya ni Amelix ay nilagang kamote. Taka namang tumingin si Zorin kay Amelix. Meron pa itong suot na apron para lang maglaga ng kamote. Nag-apron ka pa talaga ha? Natatawang tanong ni Zorin. Hindi in-expect ni Amelix ang reaksyon ni Zorin sa kanya, kaya napakamot ito ng ulo. Akala ko kasi masusundan ko yung instruction sa cookbook. Pero baka magkasakit ka lang pag yun ang ibibigay ko sa'yo. Nakapout na paliwanag ni Amelix. Napatayo naman si Zorin at pumunta sa kusina. Uy, huwag mo nang tingnan. Nakakahiya. Itatapon ko na lang. Pigil ni Amelix pero ang binata ay mapilit at nakita niya ang magulong kusina ng dalaga. Napailing na lang ito dahil alam niyang merong sariling cook ang mga mayayaman kaya hindi sanay magluto. Ano to? Takang tanong ni Zorin nang makita niya ang kulay itim na bagay. Adobo ba? Inuhayo ni Amelix at balak ng itapon sa basurahan. Asado. Nahihiyang saad ni Amelix. Paano naging asado yan? Takang tanong ni Zorin. Magkamote ka na nga lang kasi. Saad ni Amelix na sobra na ang hiya. Kakainin ko pa rin yun. Binuksan ni Zorin ang ref ni Amelix at kumuha ng mga sangkap para magluto ng asado. Ako na ang magluluto. Tulungan mo na lang ako. Presinta ni Zorin. Namangha ang dalaga nang makita ang skill ni Zorin sa pagluluto. Magaling ka palang magluto, Theron. Nakangiting saad ni Amelix. Biglang tinapat ni Zorin ang kutsara sa bibig ni Amelix para ipatikim yon sa dalaga. Hindi alam ni Amelix kung ano ang nangyayari, pero gusto niya yon. Isusubo na sana ni Amelix ang kutsara pero binawi ni Zorin yon para hipan.
Nang matikman ni Amilex ang luto ni Zorin, ay kusang umiti na lang ang labi ng dalaga. Ang sarap! Puri ni Amilex. Nagsimula na silang kumain pero si Amilex ay nagtataka na bakit siya lang ang may pagkain. Hindi ka ba kakain? Takang tanong ni Amilex. Ako ang nagluto kaya hindi ko feel kainin yan. Kainin mo yung niluto ko at kakainin ko ang niluto mo. Sagot ni Zorin sabay kuha ng kamote. Hindi ka ba lugi? Takang tanong ni Amilex. Small effort, still effort. Nakangiting sagot ni Zorin. Kinuha ni Amilex ang hawak na kamote ni Zorin at siya nang nagbalat para sa binata. Thanks. Sad ni Zorin sabay kain ng kamote. Sa bahay ng mga Dawson habang kumakain ng dinner lahat sila. Good thing, Theron, at nakakasabay ka na sa pagkain namin. Yan ba ang resulta ni Amilex? Nakangiting sad ni Jerry kay Zorin. Namiss ko lang kayong kasama. Sagot ni Zorin na nagpangiti kay Jerry dahil sa tagal ng panahon, ngayon niya lang ulit yun na narinig sa anak. Well, mukhang maganda ang dulot sa iyo ni Amilex. Mahal mo na ba? Tanong ni Jerry. Hindi. Sagot naman agad ni Zorin dahil hindi yan ang trabaho niya. Nga pala, dadating pala si Paolo dito. Singit ni Thelma sa usapan ng mag-ama. Dito muna sa patuluyan para kumpleto na tayo. Sad ni Jerry. Nagtataka naman si Zorin kung sino si Paolo dahil hindi naman niya yon kilala. Paglipas ng mga araw ay parang binuburo na si Zorin sa loob ng office dahil wala naman siyang ginagawa. Merong tao na pumupunta para kunin ang trabaho ni Theron at ginagawa niya yon sa ibang lugar. Naisipan niyang bumaba at si Amilex agad ang una niyang nakita na papasok sa loob ng building. Kusang umangat ang kamay niya at kumaway kay Amilex habang nakangiti. Ang dalaga lang kasi ang kaya niyang kausapin dahil baka mahalata siya na walang alam. Nang umiti ang dalaga sa kanya, ay bigla nitong binawi ang ngiti. Mali yata ang reaksyon ko. Bulong nito sa sarili. Binalik sa seryoso ang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Zorin kay Amilex. Nakangiting inangat ni Amilex ang dala niyang paper bag para ipakita kay Zorin. Nagdala ako ng lunch. Sagot ni Amilex kay Zorin. Nalipat ang tingin ni Zorin sa braso niya nang hawakan niyo ni Amilex. Ay, sorry. Biglang tinanggal ni Amilex ang pagkakahawak niya. Ngiti lang ang sagot ni Zorin. Naglakad sila papunta sa office ni Zorin para doon kainin ng dalang pagkain ni Amilex. Nakaupo lang si Zorin habang busy sa pag-aayos ay si Amilex. Hindi talaga gets ni Zorin kung bakit hindi magustuhan ni Theron si Amilex. Ako nagluto niyan, nakangiting sad ni Amilex. Gusto ko lang ipatikim sa'yo kung pasado. Kinuha ni Zorin ang kutsara at tinikman ng dalang pagkain ni Amilex. Napainom na lang ng tubig si Zorin dahil ang alat ng pagkain. Hilaw din yung kanin. Anong lasa? Nakaabang na tanong ni Amilex. A for effort. Nakangiting sad ni Zorin. Mabilis namang kinuha ni Amilex ang kutsara na hawak ni Zorin para siya naman ang tumikim sa luto niya. Pero napapikit na lamang si Zorin nang maibuga sa kanya ni Amilex nang malasahan ito ang sobrang alat na pagkain. Theron, sorry! Nagmamadaling pinunasan ni Amilex ang mukha ni Zorin. Inaasahan na ni Amilex na papagalitan siya nito. Pero natigilan ang dalaga nang natawalang si Zorin sa kanya. Di ka galit? Takang tanong ni Amilex. Bakit ako magagalit kung maganda yung nasa harapan ko? Nakangiting sagot ni Zorin. Napaiwas ng tingin si Amilex dahil biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Akala niya ay kahit baliktarin ang mundo, ay hindi siya masasabihan ni Theron ng ganun. Really, Theron? Kinikilig na tanong ni Amilex. Agad na tumango si Zorin bilang pagsang-ayon. Kung gusto mong matutong magluto, ay tuturuan kita. Pag hindi ka busy. Nakangiting sad ni Zorin. Hindi ka busy? I thought marami kang gagawin dahil malapit ka nang maging president. Takang sad ni Amilex. Marami akong oras. Sagot ni Zorin na parang nakalimutan na ang dahilan kung bakit siya nasa lugar na yon. Ilang araw lang ang lumipas, inimbita ni Amilex si Zorin sa condo unit nito para magluto silang dalawa ng dinner. Pinapanood lang ni Zorin si Amilex na magluto at sinasabi kung ano ang dapat na gawin. Mas okay kung pantay-pantay at maganda ang mga hiwa. Mas nakakaganang kumain pag maganda din ang itsura ng pagkain. Paliwanag ni Zorin. Pumunta sa likod ni Amilex si Zorin at hinawakan ng kamay nito para turuan sa paghiwa ang dalaga.
Huwag kang matakot sa kutsilyo. Saad pa ni Zorin. Hindi naman makapag-focus si Amilex dahil nasa likod niya lamang ang binatang ayaw siyang dikitan. Kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Natapos silang magluto na dalawa. At nang tinikman ni Amilex ang pagkain, ay bigla na lang umaliwalas ang mukha ng dalaga dahil sa masarap ang lasa. Ang sarap! Masayang saad ni Amilex. Ko? Biro naman ni Zorin. Hindi pa naman kata natitikman, nahihiyang sagot ni Amilex. Natigilan si Zorin dahil parang maling banat na naman ang nabitawan niya. Gusto niya mang sungitan si Amilex ay hindi niya talaga kayang magawa. Umiwas siya ng tingin at tinuon sa pagkain. Kumain na tayo? Aya ng binata. Nagsimula silang kumain pero habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain, ay parang tumigil ang pagdaloy ng dugo ni Zorin sa buong katawan. Nang bigla siyang halikan ni Amilex ng mabilis sa labi. Tinitigan niya si Amilex na ngayon ay bumalik na sa pagkain niya na parang walang nangyari. Alam kong di mo ako gusto. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal na yata kita. Pag-amin ni Amilex sa binata. Tinitigan ng dalaga ang binata dahil sa hindi ito nagsasalita. Pero nakatingin lang sa kanyang binata. Hindi alam kung anong reaksyon o kung tama ba ang nararamdaman ni Zorin. Napatayo na lang si Zorin habang walang emosyon ng mukha. Napatayo naman si Amilex na bigla itong nagsisisi sa ginawa niya. Sorry, akala ko kasi ayos na ang... Hindi na natuloy pa ni Amilex ang sasabihin niya nang bigla na lang siyang hinalikan ni Zorin. Mali ang ginagawa niya. Pero hindi na niya kaya pang tigilan ang damdamin niya. Hindi niya kayang maging masungit, maging masama kay Amilex. Iniisip niya palang nasaktan ng dalaga ay parang manghihina na siya. Agad na pinalaga ni Amilex ang halik ni Zorin sa kanya. Ang dating hindi inaakala ni Amilex na mangyayari ay ngayon ay nararamdaman na niya. Bawat halik ng binata sa kanya ay nararamdaman niyang iba. Nararamdaman niya na totoo ang lahat ng ito. Napapikit na lang siya at hinayaan ang sarili kung saan man pumunta ang lahat. Balak nang hubarin ni Amilex ang suot niya nang pigilan siya ni Zorin sabay iling. Hindi pwede ngayon. Saad ni Zorin. Inayos ng binata ang suot na damit ni Amilex at hinalikan ito sa noon niya. Kailangan ko nang umuwi. Saad ni Zorin. Nilagpasan niya si Amilex at iniwan mag-isa. Paglabas niya ng kondo ni Amilex ay napahinga ito ng malalim dahil mali ang lahat. Hinawakan niya ang dibdib niya na hanggang ngayon ay nagwawala pa rin ito. Bumalik na sa bahay ng mga dosen si Zorin at hindi maalis sa isip niya si Amilex. Pero pagpasok niya sa loob ng kwarto ni Theron ay nagulat ito nang merong isang lalaking nakatayo at umiinom ng alak sa loob. Theron? Gulat na tawag ni Zorin. Umalis ka na. Hindi ko na kailangang tapusin ang pinapagawa ko sa'yo. Ako na ang bahala. Malamig na saad ni Theron. Pero yung pera, huwag ka nang magpapakita sa akin. At hindi na kita sisingilin sa ginastos ko sa babaeng yun. Babaeng yun? Pag-uulit ni Zorin. Mama ko ang babaeng yun. Pikon na saad ni Zorin. I don't care kung sino man siya. Umalis ka na dito. Umalis ka na at isama mo ang babaeng yun. At huwag na kayong magpapakita sa akin. Galit na sigaw ni Theron. Babayaran kita. Giit na saad ni Zorin. Kung alam ko lang na sa babaeng yun gagamitin, sana hinayaan ko na lang siyang maghirap. Mariin na saad ni Theron. Hindi napigilan ni Zorin ang emosyon niya at mabilis na sinuntok ng malakas si Theron. Masyadong masama ang ugali mo. Dapat hindi mo na ako pinagpanggap bilang ikaw dahil lalayo ang lahat ng tao dahil sa ugali mo. Huwag kang mag-alala. Iiwan ka rin ni Amilex dahil for sure walang tatagal sa ugali mo. Sigaw ni Zorin. Biglang sumugod si Theron kay Zorin sabay suntok ng malakas. Sino ka ba sa inaakala mo para magsalita sa akin ng ganyan? Kaya ka tambilhin. Kulang ka ba sa alaga? Nasaan ba ang tunay mong nanay at hindi kanya naalagaan ng maayos? Muli siyang sinuntok ni Theron dahil nagliliyab na ito sa galit kay Zorin dahil sa mga natatanggap niyang salita. Anong nangyayari dito? Napatigil ang dalawa sa pag-aaway nang biglang pumasok si Jerry. Halata sa mukha ang gulat nang makita ang dalawang mukha na halos walang pinagkaiba. Nasaan si Theron? Takang tanong ni Jerry. Tinulak ni Theron si Zorin, palayo sa kanya at nilapitan si Jerry. Sino ka? Takang tanong ni Jerry kay Zorin. Balak nang umalis ni Zorin, pero hinarang siya ni Jerry
Bakit magkamukha kayo ng anak ko? Naguguluhan na tanong ni Zeric. Di ko po alam. Umalis ka na! Tabuy ni Theron. Aalis talaga ako! Singhal ni Zorin. Pero muli siyang hinarang ni Zeric. Anong pangalan mo? Hindi mo na kailangang malaman, Papa. Sad ni Theron. Tinulak ni Theron si Zorin palabas ng kwarto niya. Anong pangalan mo? Parehong natigilan ang dalawa ng sumigaw na si Jerry. Zorin Adler, sagot ni Zorin. Tumalikod na siya dahil gustong gusto nang umalis ni Zorin sa lugar na yon. Nanay mo si Marilyn Adler? Tanong ni Jerick. Napatigil si Zorin at tinitigan si Jerick nang marinig ang pangalan ng mama niya. Oo, sagot ni Zorin. Pabalik-balik ang tingin ni Jerick kay Zorin at Theron. So, totoong lahat ng nabalitaan ko habang nasa ibang bansa kami. Nakambal ang anak namin ni Marilyn? Hindi makapaniwalang saad ni Zeric. Si Zorin naman ang nabigla nang marinig yun. Balak siyang lapitan ni Zeric pero mabilis na lumayo si Zorin. Ako yung tatay mo. Kapatid mo si Theron. Wala akong tatay. Seryosong saad ni Zorin sabay talikod at nagmamadali ng naglakad, paalis. Hinabol pa siya ni Zeric pero hindi na siya inabutan nito. Umuwi ng bahay si Zorin. Lagi naman niyang dinadalaw ang mama niya kahit na nasa bahay ito ng Dawson nakatera. Napatingin siya sa phone niya na makitang tumatawag si Amelix sa kanya. Pero agad niyang pinatay ang phone niya. Dapat na niyang putulin ang lahat dahil hindi naman siya ang papakasalan ng dalaga. Isang linggo na, hindi pa rin matawagan ni Amelix si Zorin na akala niya ay si Theron. Kaya pumunta siya sa office nito para dalawin yun. Hindi na kumatok ang dalaga sa office ni Theron at pumasok na lang ito basta. Napangiti pa siya na makita si Theron na nakatalikod sa kanya at nakatayo habang may kinakausap sa phone nito. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa bayakap mula sa likod. Bigla namang natigilan si Theron sa kanya at nang makita ang dalaga ay mabilis niyang tinulak palayo sa kanya. What are you doing? I told you not to touch me or dare to come near me. Sigaw ni Theron. Nabigla naman ang dalaga sa narinig. Halos 2 buwan silang magkasama ni Theron. Pero yung sigaw na ginawa ng binata ay hindi naman narinig yun sa kasama niyang si Theron. Leave! Don't disturb me! Inis na taboy ni Theron. You promised na tuturuan mo kong magluto. Nagtatakang saad ni Amelix. Isang matalim na tingin ang binigay ni Theron sa kanya. Bakit pag-aaksayahan ko ng oras ang katulad mo? Kung hindi kay Sherman Lee, you're nothing. Masakit na salita ni Theron. Tumulo ang luha sa mata ni Amelix na parang lahat ng nararamdaman niya ay isang ilusyon lang pala. Ginawa mo ba ang lahat ng yon para lang saktan ako? Plano mo bang mahalin kita tapos ganito yung gagawin mo? Sigaw ni Amelix. Oo, laruan lang kasi ang tingin ko sa'yo. Ganda lang ang meron ka. But in reality, you can't survive without your grandfather's surname, Amelix Lee. Nilapitan ni Amelix si Theron at mabilis na sinampal niya ang lalaki sa harapan. Kaya naman kitang gawing walang halaga sa buhay ko. Galit na sigaw ni Amelix at iniwan ang binata sa loob ng office niya. Si Zorin naman ay bumalik na sa dati niyang trabaho. Chef at siya na rin ang nagmamanage ng restaurant nila dahil hindi pa kaya ng mama niya. Habang nagluluto ito ay si Amelix ang nasa isip niya. Dapat ko nang kalimutan ang babaeng yun. Bulong ni Zorin sa sarili. Wala man si Amelix sa tabi ni Zorin ay halos araw-araw na siyang ginugulo ng dalaga. Hindi niya kasi alam kung ayos lang ba ito sa piling ni Theron. Meron ba akong kakambal, Mama? Tanong ni Zorin habang kumakain silang dalawa. Napatingin si Marilyn sa kanya. San mo nalaman ang tungkol sa impormasyong yan? Nakita ko sila, Jerick Dawson, at kilala kanya. Mahinahon na sagot ni Zorin. Nasaan sila? Alam mo ba kung nasan sila? Umiwas ng tingin si Zorin sabay tango. Puntahan natin sila. Yung anak ko. Yung kakambal mo kinuha nila sa akin. Nagpapanik na saad ni Marilyn na halata ang trauma sa kanya. Kinuha? Takang tanong niya. Akala ng lolo mo, tatay ng papa mo na isa lang ang anak namin. Maski si Jerick ay hindi niya alam na kambal ang anak namin. Ang lola mo ang may hawak sa'yo. At ang kakambal mo ang hawak ko. Pero nasundan nila kami at kinuha nila ang kakambal mo sa akin.
Simula nun ay wala na akong naging balita sa kanila dahil pumunta sila sa ibang bansa. Mahabang paliwanag ni Marilyn. Mama, hindi ka pa magaling. Saad ni Zorin. Kailangan kong makita ang anak ko. Saad ni Marilyn at nagpumilit na umalis. Sinamahan naman ni Zorin si Marilyn sa bahay ng mga Dosun dahil ayaw magpaawat ni Marilyn at doon sila nagkita lahat. Sakto lang nakakadating lang ni Theron. Anak ko! Naiiyak na tawag ni Marilyn kay Theron. Pero walang reaksyon ng binata at nilagpasan lang si Marilyn. Hinabol naman siya ni Zorin para pigilan. Gusto ka makita ni Mama! Saad ni Zorin. Tinanggal ni Theron ang pagkakahawak ni Zorin sa kanya at walang emosyon na pinakita sa lahat. Wala akong nanay. Puno ng pait na saad ni Theron sabay lakad papaakyat sa kwarto niya. Mama, umalis na tayo dito. Wala naman tayong mapapalad dito. Nagulat ang mag-ina nang biglang lumuhod si Zerik sa harapan nila. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kayo hinanap dahil natakot ako kay Papa. Patawarin niyo ako. Nagmamakaawang saad ni Jeric. Nilapitan naman sa ni Zorin. Tumayo ka na dyan pa. Aalis na kami. Huwag mo nang pasamain ang loob ni Mama. Mahinahon na saad ni Zorin. Narealize na wala namang kasalanan ng lahat, hindi gusto ng lahat at isa rin sa tinuro ni Marilyn sa kanya ang pagpapatawad agad. Bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Jeric. Pero hindi pa kayang magbigay ng emosyon si Zorin kay Jeric. Naglakad ang mag-ina palabas. Zorin and Marilyn, ipapahatid ko na kayo sa driver. Offer ni Jeric sa dalawa. Balak na tumanggi ni Zorin kay Jeric pero hindi ito nakapagsalita nang makita ang dalagang ilang linggo nang gumugulo sa utak niya. Maglalakad na sana si Zorin palabas nang tumigil siya. Zorin? Takang tanong ni Amelix. Siya sa Theron. Huminga ng malalim si Zorin at hinarap si Amelix. Hi, I'm Zorin Adler. Ikaw siguro yung fiancé ng kakambal ko. Nakangiting saad ni Zorin. Nagkasalubong ang kilay ni Amelix at pinagmastang mabuti si Zorin. Kakambal? Merong kakambal si Theron? Naguguluhan pa ulit na tanong ni Amelix. Gusto nang umalis ni Zorin dahil gusto niyang yakapin ng dalaga. Natatakot siya na baka paglalaman niya ang lahat ay magalit nang sa kanya ito, kaya mas minabuti ni Zorin na wag na lang magsalita. Mahabang kwento, iha. Pasensya na kayo. Kailangan na magpahinga ni Mama kaya uuwi na kami. Paalam ni Zorin para hindi na humaba pang usapin. Tingin lang ang ginawa ni Amelix dahil meron siyang ibang nararamdaman sa lalaking kamukha ng binatang ipapakasal sa kanya. Hindi niya ramdam na parang bagong tao ang binata. Umakyat sa taas si Amelix para puntahan si Theron. Pero tahimik lang na umiinom na mag-isang binata. Isang masamang tingin ang binigay ni Theron sa kanya. Sinabi ko na huwag ka nang babalik dito! Tinitigan ni Amelix si Theron at wala itong nararamdaman na kahit ano sa kaharap niya. Ayaw mong ituloy ang kasal natin, hindi ba? Seryosong tanong ni Amelix. Tama. Yan lang ang tamang lumabas sa bibig mo. Sagot ni Theron. Kinausap ko na si Lolo. Naayoko nang ituloy ang kasal. Iwang salita ni Amelix bago niya talikuran si Theron at naglakad na paalis. Ayaw na niyang marinig pa ang boses ng lalaking hindi siya kayang mahalin. Lumipas ang mga araw ay nagpatuloy lang si Zorin. Tinuon niya ang oras sa kanilang restaurant habang si Jeric ay madalas silang pinupuntahan. Habang isang gabi ay nagulat na lang si Zorin. Habang nag-aayos ito ng gamit ay merong pumasok na isang customer. Sorry po, pero sarado. Napahinto si Zorin na makita si Amelix na pumasok. Hi. Nakangiting bati ni Amelix. Nabigla man si Zorin na makita ang dalaga ay pinaupo niya pa rin ito sa loob at pinagluto kahit na halos umuwi na ang mga tauhan nila. Tinikman ni Amelix ang luto ng binata habang si Zorin naman na hindi mapakali sa kinauupuan niya. Ano palang ginagawa mo dito? Tanong ni Zorin. Gusto ko lang makilala ang kambal ni Theron. Nalaman ko na kung anong nangyari kaya gusto kitang makita. Sagot ni Amelix. Ikakasal na pala kayo ng kakambal ko. Saan ni Zorin habang merong peking ngiti sa labi niya? Hindi. Mabilis na sagot ni Amelix. Nagkasalubong naman ang kilay ni Zorin sa narinig niya. Bakit? Takang tanong ni Zorin. Biglang naisip ni Zorin na baka nagawa niya ang pinapagawa ni Theron sa kanya.
Hanggang kailan mo itatago na ikaw yung nakasama ko? Tanong ni Amelix. Paano mo nalaman? Sinabi sa'yo ni Theron? Takang tanong ni Zorin. Umiti naman si Amelix at hinawakan ang kamay ni Zorin sabay iling. Bigla kasing nagbagong ugali ni Theron kaya nagduda na ako na ibang lalaking nakakasama ko. Sagot ni Amelix. Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko na ikaw yun nung magkita tayo sa bahay ng mga Dawson. Paliwanag pa. Napaiwas na lang ng tingin kay Amelix dahil sa nagigilty ito sa ginawa niya. Sorry kung ginawa ko yun. Kailangan ko lang ng pera para mapa-operahan ng mama ko. Paliwanag ni Zorin. Hindi mo kailangang mag-sorry. Thankful ako na nagpanggap ka kasi kahit konting panahon ay naramdaman ko na itinrato ako ng tama. Nakangiting saad ni Amelix. You deserve it. Puno ng pagmamahal na saad ni Zorin. Gabi na. Kailangan mo nang umuwi. Tumango si Amelix. Hinatid siya ni Zorin sa labas pero ang dalaga ay hinarap si Zorin. Gusto mo bang ihatid kita? Offer ni Amelix. Meron pa akong gagawin sa loob? Sagot ni Zorin. That's fine. I enjoy doing anything with you. Sagot ni Amelix. Tumango naman si Zorin dahil gusto niya ring makasama si Amelix. Nag-ayos lamang ito ng konting gamit sa loob ng restaurant bago sila umuwi. Pasok ka muna. Imbita ni Zorin nang makauwi sila sa bahay nila Zorin. Bumasok naman si Amelix at doon niya nakita ang mama ni Zorin na si Marilyn. Ikaw yung fiancé ng anak kong si Theron. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Marilyn. Wala na po kami ni Theron, tita. Mama, mahabang kwento. Mamaya ako nalang ipapaliwanag sa'yo. Saad ni Zorin. Konting kwentuhan lang at nagustuhan naman ni Marilyn ang dalaga. Hindi naman nagtagal si Amelix sa bahay dahil lumalalim na rin ang gabi. Hinatid ni Zorin si Amelix sa labas ng bahay nila. Bago umalis si Amelix ay hinarap niya si Zorin na puno ng ngiti sa labi. Libre ka ba next week? Nahihiyang tanong ni Amelix. Napatingin naman si Zorin sa labi ng dalaga dahil parang inaakit siya noon. Bakit? Tanong nito kay Amelix. Mag-dinner sana tayo kasama si... Hindi natuloy ni Amelix ang pagsasalita dahil sa biglang paghalik sa kanya ni Zorin. Sorry. Saad ni Zorin nang maghiwalay sila. Pero ang dalaga naman ang biglang humalik kay Zorin kaya mabilis niyang tinugunan yun. Anong ibig sabihin nito? Napahiwalay ang dalawa nang meron silang marinig na boses. At si Jeric nakatayo sa gilid ng kotse niya habang nakatingin sa dalawa. Kaya mo ba hindi itutuloy ang kasal dahil sa kanya? Tanong ni Jeric kay Amelix. Ako yung may kasalanan. Huwag kayong magalit sa kanya. Sabat ni Zorin sa ama. Tama, President Jeric. Mahal ko si Zorin kesa kay Theron na never akong minahal. Sagot ni Amelix. Hindi ako magagalit. Kung ang anak kong si Zorin ang gusto mong makasalan, ay hindi ako tututol. Saad ni Jerry. Pagpasensyahan mo na lang ang anak kong si Theron. Madami lang yung pinagdadaanan. Kalmadong saad ni Jerry. Nagpaalam na si Amelix na uuwi na dahil lumalalim na ang gabi. Nasaan si Marilyn? Tanong ni Jerry kay Zorin. Tulog na si Mama. Sagot ni Zorin sa ama. Pumunta kayo next week sa bahay. Magiging president ang kakambal mo. At alam kong gustong makita yun ng mama mo. Imbita ni Jeric. Tumango si Zorin. Sige po, sasabihin ko po kay mama. Tugon niya. Aasahan ko ang pagdating niyo. Saad ni Jeric bago ito umalis. Sa mga ilang araw ang lumipas ay napapadalas ang punta ni Amelix sa restaurant nila Zorin. At wala namang naging problema doon ang binata. Dahil mas gusto niyang nakikita ang dalaga. Celebration bilang pagiging president ni Theron. Buong pamilya at malalapit na kaibigan ang nasa iisang table para sa isang dinner. Masaya ang lahat. Kailan ang kasal ni Amelix at Theron? Tanong na isang bisita sa kanila. Napatingin naman si Zorin kay Amelix na nakatingin din sa kanya. Maybe next year, since marami pa akong dapat ayusin sa company. Napatingin ang lahat nang biglang sumagot si Theron. Dahil pamilya pa lang ang nakakaalam na hiwalay na sila ni Amelix. Maganda ang tatakbuhin ng business namin kung magiging kasama namin si Chairman Lee. At para patibayan pa yun, ay papakasalan ko ang apo niya. Nakangising saad ni Theron
habang nakatingin kay Zorin. Nagpipigil naman ang emosyon si Zorin dahil alam niya kung paano nito tratuhin si Amelix. Hindi po tuloy ang kasal. Gulat ang reaksyon ng lahat nang marinig ang boses ni Amelix. Madalas ay tahimik lang ito at nakikinig. Pero ngayon ay gusto na niyang basagin ang katahimikan niya para sa katahimikan ng puso nito. Nabaling lahat ng atensyon kay Zorin na tinurusan ni Amelix. Siya yung gusto kong pakasalan. Ikaw, gusto mo rin ba akong pakasalan? Zorin Adler? Tanong ni Amelix. Pressure naman ang bumalot sa katawan ni Zorin. Pero nasa dalaga lang ang tingin ng mata niya. Lolo, papayagan mo po ba kaming magpakasal ni Zorin? Tanong ni Amelix. Titig ng isang chairmanly ang nakuha ni Zorin. Ano ba ang sagot niya sa tanong mo? Tanong nito. Tumayo si Theron at biglang umalis. Tumayo rin si Zorin para habulin ng kapatid. Mahal ko si Amelix! Saad ni Zorin sa kakambal nang mahabol niya ito. Hinarap naman siya ni Theron na ang tingin sa kanya ay malamig pa sa yelo. Hindi mo sa kayang mahalin, pero kaya ko. Gagawin ko ang lahat para maging maayos siya. At hindi ko sasaktan si Amelix. Paliwanag pa ni Zorin. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong ni Theron. Hindi ko siya gustong pakasalan. Pakasalan mo sa kung gusto mo. Saad ni Theron sabay talikod at naglakad na. Pero tumigil ito saglit para harapin ang kakambal. Nilapitan niya si Zorin at merong binigay na maliit na kahon sa kakambal. Bonus mo yan. Dahil nagawa mo ng maayos ang pinapagawa ko sa'yo. Ibigay mo sa gusto mo. Saad ni Theron. Nang tingnan ni Zorin ang laman ng kahon, ay isang singsing. Bigla na lang napayakap si Zorin sa kakambal dahil sa tuwa nito. Huwag mo kong hahawakan! Galit na saad ni Theron. Agad namang lumayo si Zorin dahil baka lalo pang magalit ang kakambal. Thank you! Sigaw ni Zorin habang pinapanood ang kakambal na umaalis. Tumakbo naman si Zorin pabalik para isigaw na ang nararamdaman niya. Chairman Lee, gusto ko pong sagutin ang tanong ni Amelix. Kinakabahang saad ni Zorin. Bigla itong lumuhod sa harapan ng dalaga at binuksan ang binigay ng kakambal niya. Pwede mo ba akong pakasalan? Hindi bilang Theron, kung hindi bilang Zorin. Saad ni Zorin. Naiyak naman si Amelix dahil hindi niya inakala na mangyayari ito sa buhay niya. Oo naman! Puno ng emosyon na sagot ni Amelix at sobrang tuwa ng puso niya. Pumalakpak si Chairman Lee, kaya alam ng lahat na matutuloy ang kasal dahil aprobado na ng chairman. Sinuot ni Zorin ang singsing kay Amelix at hinalikan ng dalaga. Iniisip ng binata na baka meron talagang purpose ang nangyari sa mama niya. Nangyari yon para makita niya ang dalagang para sa kanya. Si Amelix naman ay akala niya ay si Theron na ang makakasama niya habang buhay. Pero mali pala. Naguluhan lang ang puso niya dahil merong kamukha ang lalaking para sa kanya. At ngayon, malinaw na kung sino yun. At yun ang papakasalan niya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa Dear Siren.